So hello, what's up pagkadagaraw sa ating lahat. This is Mark Lapson once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online lending application. So, meron akong magandang issue sa inyo na alam ko magugustuhan nyo at pwede nyo mga i-apply or malalaman nyo kung yung mga nare-receive nyo mga text or chat or emails is fake or totoo. Pero bago ang lahat, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell. Nang sa gayon, manotify po tayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. So, simulan na natin. So, yun ang mga ka-lifestyle. Alam ko, common na to sa inyo. Palagi nyo itong na-receive or nakikita sa iba't ibang klaseng social media, especially sa FB, sa TikTok, basta sa lahat na. So, ito yung tinutukoy po kung totoo ba to. So, babasahin natin. So, according to Presidential Decree number 818, October 22, 1975, Article 315 of the Revised Penal Code Estapa committed by means of small claims. So, lininawin ko lang mga ka-lifestyle, yung estapa at small claims is magkaiba. Okay? 12 p.m. So, hanggang 12 p.m. lang daw is still ignoring pa rin. Prepare yourself! NBI and PNP are going today in your location. Settle your loan to hold your account at 1 p.m. the help of the NPC or National Privacy Commission and NTC National Telecommunication Commission, we have all your social media accounts. So, mayroong pagbabanta. Nasa kanila daw lahat ng social information accounts mo. Social, nasa kanila po. So, by that means, mga ka-lifestyle, mayroong pagbabanta. So, lilinawin ko lang ulit, mga ka-lifestyle. Yung estapa, magkakaroon ka lang ng ganitong klaseng kaso if, mga ka-lifestyle, gumagamit ka po ng false information, false documents, false ID, then pag napatunayan nila na nanluloko ka, gumagamit ka ng false documents, but by that time, pwede silang maghain ng kaso. If na-prove nila na totoo na gumagamit ka ng false documents. Okay, malinaw ba? Ngayon, pag small claims, it can be settled in the barangay. Pwedeng merong mangyaring usapan pag small claims lang. Hindi ka pwedeng makulong. So, yun yung pagkakaiba ng small claims at estapa. So, malinaw na. So, once again, sa lahat po na mga nakaka-receive ng ganitong klaseng texts, emails, please ignore nyo rin yan mga ka-lifestyle. Hindi po yan totoo. Malinaw, hindi po yan totoo. It was kitang-kita naman po na edited lang to and then gawa-gawa lang po talaga. So hindi po totoo to mga ka-lifestyle. So ang totoo lang po talaga mga ka-lifestyle is yung no person shall be imprisoned in death. So yun po yung totoong malinaw. Wala pong nakukulong sa utang. Pero mga ka-lifestyle, huwag naman po natin abusuhin. Ibig sabihin, mangungutang tayo ng mangungutang kaliwat kanan. Dahil alam natin na may ganitong klaseng institution or na hindi pwedeng makulong. So, huwag naman po sana. Dahil nagkataon lang po talaga yung mga biktima ng online lending application na nakaharas is nagkaroon ng problema. That's why hindi sila nakapag-continue ng pagbabayad sa kanilang mga utang. Okay? So once again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, stay focused lang tayo. Huwag po natin masyadong isipin yung problema natin sa online lending application. Bagkus, ilaan po natin yung isipan natin sa ating pamilya. Okay? Para hindi tayo magka-problema in the end. Okay? So, once again, focus lang tayo, relax lang tayo, lilipas din yan mga ka-lifestyle, maniwala kayo. And, lahat naman po talaga ng online lending application, ganun po talaga yung strategy nila. Gagawin talaga nila lahat ng kabulastugan as para lamang matakot ka. Then, once na napansin nila or nalaman nila na tatakot ka na, mas tatakutin ka pa. Okay? So, I think that's it mga ka-lifestyle. So once again, laban lang tayo mga ka-lifestyle. 1 to 3 months lang
once na ignore nyo, nag-ignore nyo yan, lilipas din yan, okay? So, once again, this is Mark Lifestyle. Sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, yun lang po yung hinihiling ko sa inyo. Kahit wala po tayong kinikita sa ating channel, as long as na marilay, marilay ko po yung mga experience ko, then mga ideas ko para makatulong sa iba pa nating mga ka-lifestyle na problemado masyado, stress na, depressed na sa kanilang online lending application. So, that's all. Have a good day mga ka-lifestyle. God bless sa ating lahat.